Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for collectives. Collective po ito, wala tayong specific zodiac sign. Kung ano po yung lalabas na reading ay pwedeng makarelate ka or hindi. Kung makarelate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, wag po natin ipili at maaaring next time makuha ko naman yung energy mo, or kung gusto mo, i-check mo yung ibang videos natin dahil maaaring yung reading para sa'yo ay naandyan. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, ma-appreciate kung kayo ay magsusubscribe, mag-hit ng like and subscribe button, notification bell, and ma-appreciate ko kung kayo ay magko-comment kahit mga pa-heart-heart lang, like-like and smileys. Ayan, nagpapakita yan, malaking suporta sa akin. Maraming salamat po. So again, this is for collectives, kapalaran sa pag-ibig. Okay? For collectives, please, what we have here for? Collectives. Kunin muna natin yung main energy mo for collectives, please. What do we have here for collectives? Kunin muna natin yung main energy mo. Kung may babanggitin ako zodiac sign, energies lang yan at hindi yung mismo zodiac sign ng person mo. We do have here the 4 of Cups, the 7 of Pentacles, and the Death card. I feel like there's something na parang hindi mo alam kung mag-i-end or hindi mo alam kung gusto mong i-end. So nakikita natin, hindi ka na sigurado dito. Maybe this is a person na kakonect mo and parang feeling mo, parang hindi na ako sure dito sa taong to. Kasi with the 7 of Pentacles, medyo nagkakaroon na ng paghahanap galing sa'yo, no? Parang ano bang mapapala ko dito sa taong to, ganito, ganyan. Maybe hindi mo nagugustuhan yung resulta or mga bagay na nakikita mo sa kanya. And nakikita mo yung person mo na parang distracted. Ang laki ng pagkakaiba ninyo. And with the 7 of Wands, nakikita natin that you're focusing on your changes, challenges sa buhay mo. And parang pakiramdam mo, hinaharap mo ito mag-isa, no? Na parang, bakit ganun? Parang hindi ko maramdaman nakasama ko tong taong to with the Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. Your person is being the magician. Ayan, sobrang, I don't know, somehow nakakuha ko ng energy na sa kanya na parang distracted nga talaga siya, nasa ibang ang attention niya. Hindi ko sinabing another person, but rather, hindi match eh. Na parang ito yung in-expect mo sa kanya, pero ito yung pinapakita niya, ito yung ginagawa niya. Hindi ko nakukuha dun yung energy ng person mo na nakikipag-coordinate or communicate ng maayos sa'yo, okay? So how about your person? Sino ba tong person na kakonect mo pagdating sa love for our collectives? For our collectives, please. Sino itong person na kakonect mo for our collectives? For our collectives, please. Sino itong person na kakonect mo? Your person is the 10 of Swords. Why? The 10 of Swords and the Moon. Pwedeng may ending na nangyayari sa inyo nitong person na to, or if not, I can see possible ending. I don't know why. It's just that yung iba sa inyo pwedeng marami ka pang options, hindi lang itong taong ito. Nakakita tayo ng growth pagdating sa money with the 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And with another person with the 2 of Cups, nakakita tayo dito ng new person na pwedeng kumonek sa'yo. Kaya lang, this person is still hanging on, itong person na ito. Magulo eh. Parang ito yung nagpapagulo dito sa connection, itong taong ito nakakonect mo dito. Siya yung nagpapagulo. Alamin nga natin, your person is really, mahilig siya sa material na bagay, itong person na kakonect mo. Kaiba mo siya kasi ikaw, hindi yun ang tinitignan mo eh. Well, pagdating sa pakikipag-connect, pakiramdam niya, siya pa yung nagbibigay ng pasyensya sa'yo. Parang feeling niya, pinagpapasensyahan ka pa niya. Wherein, pakiramdam mo naman, wala naman siya na itutulong sa'yo. I don't know why. Medyo magkaiba kayo nitong person na ito. Wait lang guys, tanggalin ko lang yung aking headset. Okay, so anong nasa isip mo regarding this person? Ang nasa isip mo is the soulmate. Na okay, you might be dealing with another person and that could be your soulmate. So hindi kasi ito yung person na naiisip mo ngayon eh. You do have here the Phoenix and the Dragonfly. Gusto mo ng transformation. You want to meet your soulmate, the real soulmate. And we do have here the Phoenix. Gusto mo magkaroon ng transformation sa inyo. Gusto mong lumayo or umalis dito sa person na ito because there's a lot of love. Kaya lang hindi mo nakikita na nag-move forward with the ascending eh. Sabihin na natin mahal mo siya pero wala ka na pa. Nang wala nangyayari eh. Maybe for some of you, nag-iisip ka na mga pag-breakup or separation.
dito sa person na to, or you just want to heal, you want change, gusto mo ng changes sa person na ito. So how about your person, ano nasa isip niya towards you? Ano nasa isip ng person na ito towards you? Okay, so yung nasa isip ng person mo is the photograph na talking. Your person is really distracted pagdating sa kanyang cellphone, social media. May new person dito na nagiging dahilan kung bakit na lalapit yung separation sa inyong dalawa. Date, stab in the back, and separation. So, nagkakaroon ng dahilan. There's this new person na parang nakikita niya na potential na parang ito yung nalalapit na bagong person na makakakonnect. Nang I don't know kung sa side mo, hindi ko rin masabi kung sa side niya, but there's this new person from the past ang bumabalik dito na nagiging dahilan kung bakit nakikita ng person ito na palabo na palabo yun sa inyong dalawa. Nararamdaman niya rin yung pagiging malabo. Emotions mo towards your person. Hindi ko masabi kasi you are dealing with your soulmate eh. Oh. Yung iba sa inyo. Another person. So that could be you dealing with two people. So, hindi ko nga masabi kung sa side niya or sa side mo. But there's this past person paparating. And nakikita rin ang person mo yun. Emotions mo towards this person. Kung hindi ka nakaka-relate, take only what resonates. Kung hindi makarelate talaga, nako, maybe this is not the reading for you. Yeah, no? You want to build yourself. Pero nag-iisip ka rin ng separation dito. We do have your separation and the hammer. Gusto mong i-build up ang sarili mo. Gusto mong i-work out ang sarili mo. You are not sure about sa future ninyong dalawa nitong person. Kasi nabi mo na nakikita sa kanya. Parang sa tagal ng panahon, minahal mo naman itong taong to. Pero hindi kasi pwedeng ikaw ang bigay ng bigay with the chaser. Hindi mo na rin nakikita yung dahilan kung ba't nag-i-stay pa kayong dalawa. Maga dati maaaring nakikita mo may dahilan ka, ba't ka nag-i-stay, bakit gusto mo pa rin itong person. Pero parang ngayon, alam, parang mas marami pa yung dahilan kung ba't parang gusto mo na lang alisan or iwan itong taong to. Which is ang pangit, diba? So how about yung person mo? Anong emotions niya para sa'yo? We do have here the butterfly, the heart with the key, and the self-indulgence. Nagagarantihan natin dito na mas mahal niya muna ang sarili niya ngayon kaysa sa'yo. I'm sorry about that. Hindi ko naman nakikita na sasaktan ka regarding doon because malabo na nga eh. And also with the heart with the key, you are dealing with a person na parang gusto niyang i-open ang sarili niya and sa iba. The butterfly is here. So, what will be the future? I will get another card. Tell me about the future. For the near future, please. For our collectives. Sorry about that. Para sa iba, hindi mo gusto yung reading kasi hindi magaganda yung lumalabas. Pero wala tayong magagawa kung yun ang lumalabas dito. Okay. What will happen in the near future for the both of you? Ano mangyayari sa connection na ito in the near future, please? Spirit guides, angel guides. For the near future, please, for our collectives. Okay, we do have here the magician, the four of cups. You're really not sure. Hindi ka na sure talaga dito sa taong to eh. Kahit yung mga tiny details, maybe before tinry mong i-ignore, huwag pansinin. Ito mga maliliit na detalye na nagsasabi na parang, kailangan mo na talagang iwan tong taong to. Pero parang, hindi, kaya pa naman, ganun. Tinry mo yung best mo na magpaka-mature sa connection. Yeah, we do have here the 10 of Wands. Sobrang bigat ng energy kasi though hindi ko pa rin naman nakikita yung separation dito, so I can still see you being together in the near future. Pero, nandun lang yung feeling na parang dami mong rason kung bakit
kailangan mong iwan tong taong to, pero hindi ko nakikita ang ginagawa mo. The Knight of Cups is here because nagpapakita pa rin naman ng pagmamahal itong person na ito sa'yo in the near future. And with the Ten of Wands, kaya lang pabigat ng pabigat yung responsibilidad mo kasi hindi naman nakikipag-coordinate yung person na ito sa'yo. You do have the authority, so ikaw yung nasusunod or ikaw ang nakikita nating nagiging leader, authority dito sa connection na ito. Can you tell me about the feelings here in the near future? Why is this person showing a lot of love? Nagpapakita siya ng pagmamahal sa'yo in the near future because your person still is hanging on. Kasi nasa sa'yo yung mga pangangailangan niya eh. So that's why nag-hang on siya. And also, mahal ka na rin niya naman in a way na with the Knight of Pentacles, you could be married to this person. And parang with the Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, energy, kung ano man yung mga naging choices sa buhay niya. Ayun na lang eh. I'm not seeing this person na may choice. And ginagawa na natin is tuloy-tuloy pa rin yung pag-hang on itong person na to. Nagpapakita siya ng love. So yung iba sa inyo, pwedeng hindi siya nagpapakita ng love ngayon, but in the near future, magpapakita siya ng love sa'yo. Because this person loves you. Pero may tampuhan. Pwedeng may tampuhan or hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa. Medyo complicated because of the new person na dumadating sa buhay mo. Tell me about the Magician and the Four of Cups. Later, I will give you advice, guys. The Two of Cups. You're not sure because of another lover here. So that's why nasa iyo ang problema. Nakikita natin there's another lover, the Two of Cups, a new relationship, new connection with someone else na nakikita mo as a soulmate potential. This is the person na gusto mo with the Star, Aquarius energy. Ito talaga yung parang pangarap mo tong taong to. Gusto mo tong taong to. Siya talaga yung gusto mo eh. Kaya lang dito yung person na to. But your person is still hanging on. We will give you advice. We will use this card. Anong advice para sa'yo? Spirit guides, angel guides, please tell me what is the advice here, please. Spirit guides, angel guides, what is the advice here for our collectives? What is the advice here for our collectives? Please, what is the advice here for our collectives? Please, spirit guides, angel guides, what is the advice here for our collectives? What is the advisor for our collectives? Mural, be your own first priority. Feast, slow down and celebrate yourself. Wala naman ako nakikita mali sa ginagawa mo eh. I don't see any advice. With the mural, nakikita natin na pinapriority mo yung sarili mo. Just do what you do best. Yan lang, i-priority mo lang. Kung ano man yung mga kailangan mga, I mean, I can see yourself decorating, creating art. So, yung iba sa inyo, may mga pag-aayos, pagpapaganda kang ginagawa sa sarili mo, sa home mo, sa house mo, whatever, sa business mo, I don't know, but you are this person. Tama lang ginagawa mo, ina-arrange mo, inaayos mo, pinifix mo yung bahay mo, pinaprepare mo yung lugar na ito for something. And I don't know why. Na hindi ko nakikitang stress ka. You are having fun. Kumbaga kung ano man yung dumating sa'yo, sige lang, yun lang. With the Feast, you are loving whatever you are receiving now. And justice is coming. Justice is coming. I can see Libra energy. Oh, okay. Maaaring hindi ka aware but you're already preparing yourself for something na dadating sa'yo. May something na dadating sa'yo. So, pine-prepare mo na. Hindi ko nakikita kailangan mong i-prepare but you're already preparing this na paparating sa'yo. Ano ba itong paparating sa'yo? Let's ask, ano itong paparating sa'yo? Ang paparating sa'yo is the Seven of Swords and... This is for the future, the Tower. I don't like the energy here. Pero it's like possible na dumating nga itong person na nagiging cause or magiging dahilan ng ending dito. And this is what you want. This is what you really wanted.
Kasi the world is here. Feeling mo makukumpleto ka dito sa person na ito. And you will have this change. I can see possible separation, pero mag-move on ka with someone with the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Mag-move on ka with this person. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and natatawa ako kasi talagang papuntang separation na, which is tinry namang ilaban. Kaya lang hindi talaga kasi for each other yung energy. It's like you're dealing with a person na hindi para sa'yo. Kaya lang, kailangan pilitin ninyo. Kaya lang yun nga. This is not your soulmate. Your real soulmate is coming. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.